Hi guys and welcome to another episode ng video ko dito sa aking channel. And our topic for today is another acoustic. Actually, it's more of a bat, no? Na isang predator brand. So, madami po yan. Meron tayong P3. Kasi may P1, P2, P3 bats. Merong Icon. Merong Predator Throne. Meron tayong 9K, 9K1, 9K2, 9K3. So, meron pang ano pa bang iba. Basta marami siya. At syempre, medyo may kamahalan yung mga bats ng Predator. And also some high-level brands. So, topic natin ngayon ay Predator. So, specifically, yung gamit ko ngayon with a partnered with a Vantage shaft. So, without much ado, I would like to introduce to you yung Predator Sneaky Pit. So, mayroong mga Sneaky Pit 4 points classic, may Sneaky Pit Roadline, may Sneaky Pit 8 points, 8 points Roadline, and so on. Yung pong sa akin ay wrapless. Pag sinabing wrapless, yung po ay walang balot, walang linen, walang leather or something. And marami pong klaseng Sneaky Pit. Kung nag-iba po dyan, hindi po nadinig yung Sneaky Pit. Ano ba yung Sneaky Pit? Lagi ko nakikita sa online Sneaky Pit. Sa mga bilyaran, may nadidinig din ako Sneaky Pit. So, ito po ay mapagkakamalan yung parang house cue or break cue. So, a bit history during the 80s. I don't know kung 80s to nag-start or 70s or 90s. Pero po, the purpose of the Sneaky Pit, okay? Kaya yung iba bumibili ng Sneaky Pit is, lalo na po yung mga hustler, yung mga nangaharang. Here in the Philippines, ang tawag po dyan, yung mga nangaharang. Pero sa ibang bansa po ha, ang ano po dyan ay hustler. Pag maganda po kasi ang dalamong tako, iba nga dito binubura yung tatak eh. Pag maganda yung tako, parang wala nang gustong lumaban. So pag nakita ng kalaban ng hustlers yung kanilang tako nilabas, so parang house cue lang siya. So hindi, baka hindi magaling to, hindi masyadong sanay o walang pambili ng magandang tako. So syempre pag walang pambili ng magandang equipment, sigurado hindi maganda yung practice nito, hindi maganda yung tira nito. So nakakaharang sila. So that's the main reason before why they choose Sneaky Pit. Ayun po yung Sneaky Pit. So yung Dufferin, may Sneaky Pit yan. Mess, meron ding Sneaky Pit. Yung Predator, Sneaky Pit. So may mga, meron na po mga brands ngayon na gumagamit o nagmamanufacture ng Sneaky Pits. Bakit naman po Sneaky Pit ang gusto ko? Okay, yung mga na-review ko po before na mga acoustic ko, so kung makita nyo, may gamit ako doon dalawang beses. Yung kauna-unahang BK Predator, actually pang break yun eh, yung first generation, yung parang meron lang siyang Predator tapos meron Panther doon sa black plain bat. So wala pa pong ano yun, wala pang wrap yun. Yung BK2, yun yung second generation, yun yung merong wrap na linen. Yung sa akin po, yung plain lang din. So actually, hindi naman ako nangaharang at hindi ako pwede mangharang dahil hindi naman tayo ganun kagalingan. So sabi ko nga, read my description, ako po ay isang beginner lang. I'm not even an amateur. So class D lang po tayo. So minimalist po talaga ako. So I want things to be simple, as much as possible, plain. Masyadong nagagandahan ako sa plain or sa minimalist, yung walang masyadong keme or design. So kanya-kanya naman pong taste yan. So sa akin po, yun yung taste ko. So yung sa akin, kita nyo, yan po, just a wrapless plain 8 points Sneaky Pit Predator. So ang kagandahan po kasi nito versus sa ibang Sneaky Pit na Predator din. Bihira po kasi lumabas yung bird's eye. Yun yung parang mata ng mga isda. So ito pong aking Sneaky Pit na to ay isa sa rare Sneaky Pits kasi madami siyang bird's eye. So may pinakita sa akin si Sir Nimrod na isang kahoy na nire-reserve niya for high-end client, na isang kahoy na para siyang 2x2 ang sukat niya. Pinakita niya, tad-tad siya ng bird's eye. So rare daw po yon, medyo may kamahalan yung kahoy na yon. It's very seldom na may lumabas na ganong Sneaky Pit na kahoy, yung pinaka forearm niya.
Hindi ko alam kung forearm ba tawag doon o sleeves itong bandang itaas na to. So, yun yung maraming bird's eye. Pero anyways, yun po. Kaya po gusto ko ng simple kasi minimalist po ako. Hindi dahil sa nangaharang tayo or what. So, and at the same time, why would you buy a sneaky pit? Okay po. On the technology side, that is on the aesthetic side. Okay, kasi maganda naman po kahit walang wrap eh. Tsaka sneaky pit, makintab naman siya. Tapos iba ang dating talaga pag predator. So, that's on the aesthetic side. Doon dito tayo sa technical side. Medyo may kamahalan. Yan, yung mga mess bat, predator bats. Isa sa may pinakamahal na mga, what do you call this, na mga bats, yung mga Sean, yan. Q-Tech, yan. Q-Tech Truewood. So, anyways, going back, there is technology behind predator bats. Okay? So, lahat po ng ginagawa nilang bats, hindi lang yung shafts nila ang may technology. Also, yung, what do you call this, yung bats nila. And may isang champion once said na there's something, I think he's using P3 bats. Sabi niya, I think there's something with this bat. It's just, hindi lang niya ma-explain kung ano. So, there's technology behind the bat. Visit niyo po yung website. Makikita niyo po yung construction tsaka yung anatomy ng bat. And why buy sneaky pit? Okay? If your purpose is not mangharang, mambluff, or what? One of the reason why you should buy a sneaky pit is you can have the technology of a $1,000 bat na halagang $600 lang. So, convert, $600 is mga nasa $33,000. Okay? So, mahal pa rin, pero kesa bumili ka ng $1,000, pero wala naman. Siyempre, sa panahon ngayon, medyo may kamahalan yung ganung bat. At medyo hindi practical, pero kung may pambili, why not? Kasi maganda naman talaga. So, ang kagandahan lang sa sneaky pit, mas mababa siya ng $400, pero you still get the same technology and the same the status symbol also, syempre predator siya. So, ako naman ang habol ko lang yung minimalist kasi minimalist siya. So, simple, pero nagulat ako, meron pa lang technology behind. So, it's just a bonus for me kasi habol ko lang yun nga yung pagiging simple niya. Pero when I watch the video, meron palang technology behind, okay, na you're not only buying a sneaky pit or parang a sneaky pit or parang house queue like pool, but pero may ano pala doon, meron pala diyang technology yung mga bats na yan. So I hope you've learned something from this video. So why should you buy a sneaky pit? Hindi lang para mangharang or hindi para mambluff or hindi para dahil aesthetic wise gusto nyo minimalist o simple lang. There's a bonus that all predator bats have technology behind it, why they were made or manufactured that way. So thank you for watching. Please hit me in the comment below. Please subscribe doon sa hindi pa nakasubscribe, and please like and share. So thank you so much for watching, and good luck to all of us.